Today we are celebrating the solemnity of the Immaculate Conception. Come, let us share the word. Hindi po natin kailangan na maging teologo o kaya na may dalawhasa sa banal na kasulatan upang unawain ang pagdiriwang na ito ng Immaculada Conception. Kailangan lang po natin na tingnan yung ilang katotohanan na nakapaloob sa turo na ito ng ating simbahan at kung ano yung kaugnayan nito sa ating buhay. Una po, the Immaculate Conception of Mary is part of God's plan for man's salvation. Ibig kong sabihin nun, si Maria ay pinili ng Diyos, hindi pinilit, na maging bahagi ng kanyang plano para sa ating lahat. Hindi lamang para kay Maria. Alam po natin yun na si Maria ay pinili upang maging ina ng ating tagapagligtas. At yung katotohanan po ito ay hindi lang tungkol kay Maria. Ito rin po ay tungkol sa bawat isa sa atin. We are all part of God's plan. Ang tanong lang po, tayo ba ay sumusunod, nakikibahagi sa plano ng Diyos? O baka naman po tayo ay nagiging hadlang para sa kanyang plano? Pangalawang katotohanan po, the Immaculate Conception means that Mary received a special privilege or grace coming from God. Tama po na si Maria ay natatangi sapagkat siya lang naman talaga yung naging ina ng Diyos o ina ni Jesus. Pero kung tutuusin din po, we are all privileged. Why? Because we are privileged to be born. We are privileged to exist. We are privileged to be saved by God. Ano po ba yung pribilehyo? Ibig sabihin po nun, hindi ito karapatan, kundi ito ay undeserved grace na bigay ng Diyos. Ang tanong lang po sa atin ay, paano natin ginagamit yung mga biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos araw-araw? Panghuli po, the Immaculate Conception of Mary also means that God chose Mary to be His partner. At ganun din naman po tayong lahat. Si Maria, piniling kapareha ng Diyos, kapartner ng Diyos, para maging ina ni Jesus, ina ng simbahan. At tayo po, bawat isa sa atin, ay tinatawagan din na maging kapartner ng Diyos. Kapartner na isaad ang katotohanan, kapartner na gumawa ng kabutihan, at kapartner na magmahal ng ating kapwa. Muli, ating ibahagi at isabuhay ang pagninilay na nagmula sa salita